araw-araw informasyon o guys sa usapin sa ating laban sa COVID-19. Good morning, Ron. Good morning, Secretary Andanar. Ngayong umaga, kasama pa rin ang mga kawani ng pamahalaan. Ating aalamin at bubusisiin ang mga hakbangin ng pamahalaan sa gitna ng ating kinakaharap na pandemya. Ako po si Yusek Rafi Ignacio. At ako naman po, si Secretary Martin Andanar. Ito ang public briefing, hashtag laging handa PH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lang, makakasama po natin sa programa sina Deputy Chief of Mission Robespierre Bolivar ng Philippine Embassy dyan po sa Japan. Government Service Insurance System President and General Manager Rolando Makasaet at Philippine Overseas Employment Agency Administrator Bernard Olalia. Makakasama rin natin sa paghahatid ng ulat ang mga PTV correspondent sa mula po sa iba't ibang probinsya at ang Philippine Broadcasting Service. Samantala, para naman sa inyong mga katanungan, maaari kayong mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Sa unang balita, muling nagpaabot ng tulong si Senator Bongbo sa mga airport frontline workers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 nitong Martes, September 29, 2020. Halos 1,000 contractual workers ng nasabing paliparan ang nabigyan ng pagkain at groceries. Mayroon ding face mask at face shields na maaaring gamitin proteksyon laban sa virus. Bukod pa riyan, nagpamahagi rin ng mga bisikleta at tablet sa mga piling benepisyaryo. Kasabay nito ay nangako ang senador na kapag nagkaroon ng bakuna ay uunahin ang mga mahihirap dahil nauunawaan niya na mas nangangailangan ng mga ito na makalabas upang makapaghanap buhay. Sa iba pang balita, sa ginanap na Senate session nitong Miyerkules, nagpahayag ng pagsuporta si Senator Bongbo sa measure na aatasan ang mga munisipalidad, syudad at probinsya na magtalaga ng respective cooperatives development officers. Ang panukalang batas na ito ay makakapaghikayat na magkaroon ng cooperatives sa mga empleyado at ang mga patatag ang mga lokal na pamahalaan. Si Majority Leader Juan Miguel Subiri at Senators Rion Ontiveros, Ramon Revilla Jr. at Francis Tolentino ang nag-file ng nasabing measure nitong Miyerkules. Layunin nito na baguhin ang Republic Act No. 7160 o Local Government Code of 1991. Ayon kay Senator Go, ang cooperatives ay naging mahalagang puwersa pagdating sa nation building at countryside development. Muli naman nanawagan si Senator Go sa mga kooperatiba na gamitin ang Community Development Fund at mag-implement ng mga proyekto na makakatulong upang maibsan ang impact ng COVID-19 crisis sa mga stakeholders. At para sa iba pang balita, suportado ni Senator Bongbo ang 2021 na budget ng Department of the Interior Government of the DILG. Sa naging pahayag ni Senador, sinabi niya na malaki ang papel na ginagampanan ng DILG sa pagsupo sa mga corrupt na opisyal. Matatanda ang naging abala ang DILG kaugnay sa Social Amelioration Program. Sinisiguro kasi ng kagawaran na lahat ng benepisyaryo nito ay makakanagan ang tama at sapat na tulong. Pakiusap naman ng senador na ipagpatuloy pa ang iba't ibang measures na ginagawa ng kagawaran upang maiwasan ang mga anomalya at mapanatili ang kaligtasan ng ating mga mamamayan, lalo na't nasa pandemya pa rin tayo. Suportado rin ni Senator Bongbo ang proposed budget ng DOLE for 2021. Pinasalamatan niya ang DOLE at iba pang attached agencies sa mga naging aksyon kaugnay sa COVID-19 tulad ng mga programa nitong COVID-19 Adjustment Measures Program at tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers Program. Kumpiyansa naman ang senador na sa kabila ng malaking epekto ng COVID-19 pandemic sa labor sector ay magiging mas matatag ang DOLE sa tulong na rin ng iba't ibang ahensyang kasama. Upang kumustahin ang lagay ng mga Pilipino sa bansang Japan, makakausap natin ngayon si Deputy Chief of Mission Robespierre Bolivar mula sa Philippine Embassy dyan po sa Tokyo. Morning po sa inyo, Mr. Bolivar. Magandang umaga po, Mr. Secretary. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Sir, sa inyong datos, ilang mga Pilipino po ba ang nagtatrabaho at naninirahan dyan sa Japan, particular na sa Tokyo,
kung saan isa sa may naitalang pinakamaraming dinamaan ng COVID-19. As of June 30 po, no, yung datos na nakuha natin mula sa Government of Japan at sa ating mga sariling agencies, humigit po mulang 335,000 Filipinos po ang naninirahan at nagtatrabaho sa Japan. Out of this po, around 57,000 po ang mga considered na OFWs at ang malaking porsyento naman po ay may asawa na o may pamilya na at naninirahan na sila dito permanently. Sa Tokyo po, no, kung nasaan ang ating embahada, meron po tayong tinalang 35,000 Filipinos na naninirahan sa Tokyo. At yun po ang ating binabantayan, gaya nga po nang nasabi ninyo na pinakamataas po ang rate of infection dito sa Tokyo kumpara sa ibang bahagi ng Japan. As of today, ilan na po ba yung bilang ng mga kababayan nating tinamaan ng COVID-19 at kumusta rin po yung situation nila? Ang data po natin from our Department of Health at Ministry of Health ng Japan, mayroon pong mga 308 na Pilipino na nagkaroon po ng COVID-19. Sa kabutihang palad po, wala naman po tayong nabalita ang seryoso ang kalagayan. Marami po sa kanila ay na-discharge na, na-discharge po sa hospital. At in the next day or two, may inaasahan po tayong may mga patuloy pa pong mani-discharge sa hospital na gumaling na po sa COVID-19. Gaano po kalaki ang naging epekto ng pandemya sa trabaho at pamumuhay ng mga Pilipino, Rian? At ano po yung tulong na ipinaabot ng ating embahada para po sa kanila? Gaya po ng sa ibang bansa, no, naging malaki po ang epekto ng COVID-19 dun sa mga businesses. Yung iba po sa kanila nag-scale back ng operations. Hindi naman po nag-strict lockdown ang government of Japan, although meron pong state of emergency na naka-apekto rin po sa pagbukas ng mga negosyo at ng mga opisina. May mga Pilipino po, may mga kababayan po tayo na naapektuhan nito. Although ang government of Japan po naglabas ng 100,000 yen, so that's basically around 50,000 pesos po, no, sa current conversion rate, na assistance sa mga foreign nationals na residente po sa Japan. Mayroon din po tayong na ayos na arrange po na assistance dun sa ating mga Filipino students na based in Japan. Ang isang malaking bangko po dito, yung MUFJ at ang J-Power, nagbigay din po ng malaking assistance dun sa mga students na naapektuhan din po at nagkaroon ng konting kahirapan po sa ano, no, sa kanilang kalagayan dito. Ang embahada naman po at kasama rin po ang Polo, nagbibigay po ng welfare at financial assistance, lalo na po nung panahon na marami po tayong mga kababayan na na-stranded dito at kinailangang ma-repatriate, papalik ng Pilipinas dahil sa mga cancellation of flights. Ang Dole din po, nagkaroon ng yung ACAP program po nila na marami rin pong nabigyan ng tulong na ating mga overseas Filipino workers na nagkaroon po ng problema dahil dun sa COVID-19 sa kanilang mga workplace. Kumustahin naman po natin yung repatriation efforts ng ating pamahalaan. Ilan na po ba yung nakabalik na ng Pilipinas at ilan pa po yung inaasang makakauwi sa mga susunod na buwan? Simula po ng February 2020, ano po, kung matatandaan po nila, sa Japan po nagkaroon ng kauna-unahang massive repatriation doon sa Diamond Princess po, no, yung ating cruise ship na nakadock dito po sa Port of Yokohama. Simula po noon, mahigit kumulang 1,100 na po sa ating mga kababayan ang repatriate po ng ating embahada, ng ating konsulado general sa Osaka. Kasama na nga po yung 500 na seafarer sa Diamond Princess. In the last, in the most recent past po, dahil po unti-unti na nagbukas ang airports natin sa Manila dahilan na rin sa desisyon ng IATF. So nagkakaroon na po ng more regular flights ang Philippine Airlines at ang Cebu Pacific. Kaya po hindi na po natin inaasahan na magkakaroon ng ganitong kamasib na repatriation in the future dahil po ang ating mga kababayan nakakabalik na po sa kanilang regular flights through PAL, Cebu Pacific, and even Japanese airlines like JAL and ANA.
Para doon po sa mga nais magpa-repatriate, paano po sila makapag-avail nitong repatriation at saan po sila dapat pumunta? Kung pagaya po nung na-mention natin kanina po, kung hindi po sila makakuha ng mga bookings nila sa Philippine Airlines, Cebu Pacific, dahil hindi pa rin po normal, back to normal yung operations, unti-unti lang po tayo nagkakaroon ng return to normalcy ng ating mga airline flights. Kung may problema po tayo dito, ano po, maaari pong kumonta kayo sa ating embahada. Ang pwede po kayo mag-email sa amin, consular@philembassy.net or ATN, that's Assistance to National, tatlong letter po, ATN at philembassy.net, para po malaman natin kung anong klaseng tulong ang maaari nating maibigay sa ating mga kababayan. Muli na pong binuksan ng bansang Japan ang kanilang borders para sa mga foreign travelers. May mga restrictions ba kung sino-sino at gaano katagal lamang sila papayagang manatili? At ano rin po yung proseso na kanilang pagdadaanan bago ma-aprubahan ang kanilang flight? Sa ngayon po, no? As of yesterday actually po, ay nag-lift na po ng entry restrictions ang bansang Japan sa lahat ng mga bansa, no, sa lahat ng nationals, kasama po ang Pilipinas. Pero po mayroong restriction po yan, may limitations po yan kung sino ang maaaring makapasok sa bansang Japan. Una-una po kailangan tayo ay may host company or host entity dito na inimbitahan tayo. Kunyari, tayo po ay isang overseas worker na kailangan bumalik sa trabaho natin dito sa Japan, or kung tayo po ay estudyante na nagbakasyon sa Pilipinas at babalik na po tayo dito sa university sa Japan para i-resume yung ating studies, yung pong ating host agency at host entity ang kailangang mag-vouch. Kailangan pong magbigay ng garantiya sa Japanese government na sila ang magsusubaybay sa ating mga kababayan na pabalik ng Japan. Sa ngayon po ay hindi pa po open for tourists. So may mga nagtatanong po sa ating email na maaari po bang gamitin na nila yung kanilang tourist visa at bumisita na sa bansang Japan. Ano po, hindi pa po open sa tourists ang Japan. At mag-a-anunsyo po ang ating mga kaibigan ng sa government of Japan ng mga bagong patakaran in the next few weeks or months kung paano po gagawin nila sa further easing ng restrictions na ito. Pero po maaari pong mas maganda po siguro na kumontak po tayo sa Embassy of Japan sa Manila at sa kanilang mga consulates diyan sa Pilipinas, ano po, sa Cebu, sa Davao, para po i-verify lang po kung yung ating estado, yung visa natin ay maaaring gamitin para makabiyahe papunta ng Japan. Again, hindi pa po sila nagpapapasok ng mga turista. Yung pong mayroong mga invitations lang po at yung mga long-term residents ng Japan ang maaari pong makapasok as of this time. Simula po noong July, bumababa na po yung dami ng mga naitatanong kaso ng COVID-19 sa Japan. Ano po ba yung naging strategy ng Japan para mapigilan ang mabilis na pagkalat ng virus? Gaano po sila naghigpit pagdating sa pagpapatupad ng quarantine protocols? Ang Japan po, ano, isa sila sa mga kauna-unahan sa buong mundo na nagpatupad ng pag-iwas sa 3Cs, no po, yung close space, close contact na scenario, kung saan na napatunayan na ito po ang pinakamalaking source ng COVID infection. Of course, alam po natin na ang mga Japanese, sanay na sanay po sila na magsuot ng face mask, lalo na po pag winter or pag tayo may masamang pakiramdam. Sanay na sanay din po sila na palagi naghuhugas ng kamay. In fact, pag pumasok po kayo sa mga establishments dito, palagi po, even prior to COVID-19, palagi po silang may mga hand sanitizers, disinfectants, ano po. So ito pong mga to in combination, nakatulong po sa pagsubpo ng spread ng COVID-19. Naging agresibo din po sila sa contact tracing, especially during the first wave in the early part of the year. At ngayon po, unti-unti nilang binubuksan ang ekonomiya, but at the same time balancing po the public health aspect, lalo na po doon sa mga areas
kung saan napatunayan na maaring magkaroon ng malaking cluster kung hindi masubaybayan kagaya po ng mga bars at mga restaurants at mga karaoke bars po. Sa kabila po ng banta ng COVID-19, pursigido pa rin ang Japan na ituloy at pangunahan ang Olympic Games next year. Ano na po yung mga paghahandang ginagawa nila sa ngayon at sakaling matuloy nga po ito, paano po nila sinisiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga lalahok? Tama po yung sinabi niyo, Secretary. Ano po, sila po ay determined po to host the Olympic Games. Dapat po it was this year, July to August of this year. Ngunit nag-decision po ang International Olympic Committee na i-postpone siya for July to August of 2021. Gusto po ng bansang Japan na i-package po ito na parang recovery games, yung the first Olympic Games post-COVID. At nagbibigay po sila, naghahanda po sila ng maraming mga precautions para po sa kaligtasan ng mga atleta, mga athletes po natin at ng mga spectators na rin po. Isa po sa kinukonsider nila ay tinatawag nilang simplification of the games, particularly po yung opening at closing ceremonies. Alam po natin na medyo very extravagant po, ano, usually ang opening and closing ceremonies ng mga Olympic Games. Ito po, we're trying to see how to simplify, how to perhaps limit po yung mga number of spectators para po ma-maintain yung ating social distancing at paggamit po ng mga makabagong technology, gagaya po ng mga robots para po mabawasan yung contact dun sa mga some transactions that are related to the Olympics. At sinisimula na po nila ngayon yung pag-put in place ng mga measures po na yan. Para naman sa mga Pinoy na may kailangang ayusing dokumento, fully operational na po ba ang ating consular services dyan? At para doon sa mga may concern, paano po nila kayo makukontak? Opo, gusto ko pong i-emphasize ano po, na even though nagkaroon po ng state of emergency for April and May dito sa Japan, yung ating pong emergency assistance to our nationals ay patuloy po, 24/7 po. At simula po noong June 1, nung nag-lift na po ng state of emergency ang bansang Japan, lalo na po dito sa Tokyo, ay binuksan na po natin, fully operational po ang ating consular services, ang ating embahada. Not just consular services, but all the other services, including our partner agencies from tourism, from trade and industry, etc. At yun lang po, ano, kailangan po nating under this new normal scenario, kailangan po nating balansehin yung dalawang interests, which is to promote and protect yung safety po ng ating mga kababayan, at the same time, provide them yung efficient consular service. Kaya po, simula nung June 1 hanggang ngayon po, and perhaps for the foreseeable future, appointment basis muna po ang ating consular service. Hindi muna po tayo nag-encourage ng mga walk-in applicants para rin po ma- control natin, ma-manage po natin kung ilan ang dami ng tao na pumapasok sa consular section po natin para sa protection po ng ating mga aplikante. At bukas po ang embassy, Lunes hanggang Biyernes po. Ano? And of course, yung ating emergency assistance is always available kung mayroon po tayo mga kababayan na nangangailangan ng emergency na assistance or in distress. Kumontak lang po sila sa telephone number na 03-5562-1600 or kung may emergency na pangangailangan po, 8180-4928-7979 or mag-email po sila dun sa nabanggit nating email address kanina, consular@philembassy.net at saka atn@philembassy.net. Sir, bigyan daan lang po natin yung Okay. Bigyan lang po natin ng daan yung mga tanong na ating kasamahan sa media. Mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Ito po yung tanong niya, sir. There is currently a resurgence of COVID-19 in Japan with numbers showing 83,000 confirmed cases, thereby putting a great strain on their medical facilities. What are the
What are the statistics on Filipinos with COVID-19 in Japan, and do they have easy access to Japanese hospitals? Opo, I don't, I think the second wave is almost a global phenomenon, and in other parts of the world, nagkakaroon po ng surge ng COVID-19. To address the specific question po, ano, ang data po natin from the Department of Health at Ministry of Health ng Japan is 308 na Filipinos ang nagkaroon ng COVID-19 since the start of the pandemic yeah, early this year. Hindi po ito bago, ano po, ito po ay running tally. So 308 po as of this time. And of course, we were assured by the Japanese government that all residents of Japan, including foreign nationals, pwede po nilang ma-access ang Japanese health system para po magkaroon ng treatment sa COVID-19. Opo, sir. Kunin na lang po namin ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, partikalo po yung mga nandyan sa Japan. Maraming salamat po. Unang-una po, thank you sa PTV4 para mabigyan tayo ng ganitong pagkakataon na makipag-usap sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Sec. Martin at Yusek Rafi. At para po sa mga kababayan natin sa Japan, gusto lang po natin silang i-assure na bukas po ang embassy, ang ating konsulado sa Nagoya at ang konsulado natin sa Osaka. Bukas po tayo, fully operational. Ngunit po, humihingi po tayo ng konting understanding na, again, ang sabi nga po, although we are open for business, we are not in a normal situation right now. So kailangan po nating ibalanse yung pagbibigay ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan with the public health aspect na hindi po tayo maaaring bumalik muna sa normal na minsan po in one day 300 applicants ang pupunta sa embassy prior to COVID. So ngayon po kailangan po nating ipatuloy ang appointment system para na rin po sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ngunit makakaasa po kayo na patuloy po tayong humahanap ng paraan, especially with the new technology, you know, para po mas mapag-iting at mas mapaganda ang servisyo natin sa ating mga kababayan given the restrictions na ini-impose sa atin ng COVID-19. At sana po sama-sama nga po tayo, ika nga po natin sa ating bayan to heal as one, ano po. So sama-sama po nating pagtulungan ang pagsupo sa COVID-19. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pagbibigay na inyong oras sa aming programa. Deputy Chief of Mission Robespierre Bolivar mula po sa Philippine Embassy in Japan. Samantala, sa puntong ito, makakasama natin si Presidential Spokesperson Harry Roque upang magbigay ng mahalagang anunsyo. Magandang araw po, Secretary. Secretary Roque, good morning po. Good morning, Secretary Roque. On air na po tayo. Good morning, Secretary. Okay, Secretary Roque, naririnig niyo na po ako, Secretary Roque. Okay, babalikan po natin si Secretary Roque sa ating patuloy na pagsasailalim po sa community quarantine. Marami pa rin po ang nangangailangan ng assistance mula sa pamahalaan. Kaya naman may magandang balita ang GSIS para sa miyembro at benepisyaryo nito. Kaugnay dyan, makakausap natin si GSIS President and General Manager Rolando Makasait. Magandang araw po, sir. Can you hear me now, Rocky? Good morning. Opo, yes, yes sir, naririnig po namin kayo. Sir, bigyan daan lang po muna natin yung katanungan ng ating mga kasamahan sa media para po sa inyo. Mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Ito po yung tanong niya, sir. The GSIS recently reopened the COVID-19 Emergency Loan Program from September 28 until December 27. To its members and pensioners, considering that the pandemic looks as if it will still be around next year, are there other loan or financial assistance programs that the GSIS can offer to its members? Yeah,
I think there are two questions there, Rocky. The first question is, if we extended it, indeed we did. Nagsimula kami nito, Rocky, last April, itong emergency loan program, you can borrow up to 40,000 pesos payable over 3 years. And dapat to huminto na noong September, pero pina-extend po namin to hanggang December 2020. Pangalawang tanong po is, if there are any new programs, meron po kami mga bagong programa sa GSIS para tulungan po lahat ng teachers at saka lahat ng government employees natin. Ang una, Yusek Rocky, is yung multipurpose loan namin. No? Alam mo, Rocky, Yusek Rocky, ang multipurpose, ang napansin ko, yung mga miyembro namin, medyo masyado na silang maraming utang. Iba-ibang programa ng GSIS, halimbawa, emergency loan, pension loan, policy loan, consolidated loans. So, iba-iba yung interest nito, Yusek Rocky, iba-iba yung term. No? Merong payable in 1 year, may payable in 3 years, 5 years. So, ang ginawa namin sa GSIS, sa pamumuno ng aming beloved Chief Justice Lucas Versamin, Chairman of the Board, sabi ko sa kanya, Chief Justice, ayusin natin to at hindi na yata kaya ng mga miyembro natin sa dami. So, gumawa kami ng bagong programa. Ang tawag namin dito ay multi-purpose loan. So, lahat ng loan nila, isasama na lang namin sa isang loan, no? Katapos gagawin namin siyang 7 years to pay. At instead of mga 10%, 12% ang interest, pinababa ko lahat siya from siguro 7-8% na lang interest para lahat yung hindi nakakabayad at hindi na nakakautang dahil na-reach na nila yung limit nila, pwede na silang umutang ulit. Ito, multi-purpose loan, plus liliit pa yung monthly amortization nila at kung may past due sila at nagkataon na may mga penalties, i-waive namin lahat yung penalties. Wala na silang babayaran ang penalties. Yan ang una, no, yung multi-purpose loan. Yung pangalawang loan, yung computer loan, no, yung lahat sila ngayon, lahat ng empleyado ng gobyerno, mga teacher, pwede rin sila umutang para sa computer loan na pautangin namin sila ng 30,000 pesos payable over 3 years din to si Secretary. Ina-mention ko to sa iyo last interview, no? Sisimulan na namin yan this October. Actually, kahapon, tumatanggap na kami ng mga applications. Opo. Sir, babalikan po namin kayo maya-maya lamang ha. Sandali lang po. Samantala sa puntong ito, babalikan po natin si Presidential Spokesperson Harry Roque upang magbigay ng mahalagang anunsyo. Magandang araw po, Secretary Roque. Good morning, Secretary Roque. Opo, Secretary Roque, naririnig niyo po kami? Naka-live na po tayo, Secretary Roque. Good morning, Secretary Roque. Go ahead, sir. Hindi yata tayo pa naririnig ni Secretary Roque, pero papaayos po natin yung ating linya ng komunikasyon. Magbabalik po muna ng public thing maya-maya lamang po. Balitaang para sa bawat Pilipino, walang tigil na pagsubaybay sa mga kaganapan. Walang patid na pagkalat ng impormasyong makatutulong sa sambayanan at laging inuuna ang kapakanan ng bayan. Hatid ng mas pinalakas na puwersa ng PTV News kasama sila Yusek Rocky Ignacio at Joey Gilas tuwing Sabado. At sina Eunice Monte, Daniel Manalastas, Juliet Karangian at Kenneth Paciente tuwing Linggo. Ulat Bayan Weekend. The classes will finally start. Secretary Briones is one human being na talagang she can be adamant at times but always insistent that even with this pandemic evolving in front of us, that education should not be put aside or just pushed in one corner.
let's give it to her, as long as the students are protected. Dahil walang pasok at nasa bahay lang, hindi maiwasan ang mainip. Pero ang daming pwedeng gawin para ma-level up ang sarili ngayong naka-quarantine. Learn a new skill. Mag-enroll sa mga online class o sumali sa mga webinar. Matutong magluto, tumugtog ng instrumento, mag-DIY, language class, photography, or make learning fun gamit ang mga libre at pambatang mobile app. Kulang ang pagkain. Bakit di ka mag-urban gardening? Gawing fit ang katawan at tumulong sa gawaing tahanan. Makibalita sa sitwasyon sa mga mapagkakatiwala ang website at istasyon. At maging masipag sa pagtulong sa kapwa. Ganun din sa pagsuporta sa ating mga bayaning manggagawa. Habang wala sa eskwela, gawin nating kapaki-pakinabang ang oras natin kasama ang pamilya. Stay home, stay safe, and stay productive. Nagbabalik po ang public briefing. Sa puntong ito, muli po natin balikan si Presidential Spokesperson Harry Roque upang magbigay ng mahalagang anunsyo. Magandang umaga po, Secretary Roque. Magandang umaga, Yusekrati. Mainit na balita po ito. Kakatapos lang po ng meeting ng IATF ngayong araw kung saan bigay po ng isang bahagyang solusyon doon sa problema ng pagkagutom na nanggaling po dito sa pandemya, no? Inaproban po ng IATF ang isang resolusyon na magbibigay ng tinatawag na dietary supplementation program, no? Sa lahat po ng mga bata mula 3 hanggang 23 buwan, no? At bibigyan din po ng diet supplementation ang mga nutritionally at risk na mga nanay, no? Ito po ay pamibigay sa pamamagitan ng cash o di naman po kaya food pack, no? Ito po ay alintunod sa obligasyon ng Estado na itaguyod ang karapatan ng kalusugan, lalong-lalo na po ng kabataan at ang mga nagdadalang taong mga nanay. Ulitin ko po, inaproban po ng IATF ang Dietary Supplementation Program. Ang mga bata po mula edad 3 hanggang mga bata mula 6 pala po, 6 na buwan, mula 6 na buwan hanggang 23 buwan, 6 to 23 months, and yung mga nutritionally at risk pregnant women ay makakatanggap po ng cash or food pack bilang dietary supplementation program. Okay. Secretary, maraming salamat po. Maraming salamat po, no? Okay, spokesperson. That's a dietary supplementation program for 6 to 23 months children and nutritionally at-risk pregnant women through provision of cash or food pack. Maraming salamat po at magandang umaga, Yusekrati. Maraming salamat po. Yan po ay si Presidential Spokesperson Harry Roque. Ngayon naman po ay muli natin balikan si GSIS President and General Manager Rolando Makasait. Sir, salamat po. Opo. Sir, ito po yung daming tanong sa inyo. Salamat po sa sa kanina. Ano po ba itong GSIS multipurpose loan, yung tinatawag na GSIS MPLD? At ano daw po yung pinagkaiba nito sa regular salary loan na ino-offer po ng GSIS? At magkano daw po yung interest, sir? Alam mo, Rocky, na naisip namin sa GSIS, no, na yung interest kasi ng mga ibang loans umabot ng 10-12% dati. Ang ginawa namin dito ngayon dahil nga sa pandemya, pinapaba namin yung interest, number one, no? So ang interest ngayon, maximum of 8% na lang. At saka marami kasi sa amin, Yusek Rocky, sa mga miyembro namin, may mga utang, may salary loan, may emergency loan, may policy loan, kung saan-saan loans, no? Ang ginawa namin, Yusek Rocky, pinagsama namin yung mga loans na to at pwede ka na magbayad up to a maximum of 7 years, lalo na yung mga miyembro na for the last 10 years, nakakabayad sila ng loan nila, mas matag, mas mahaba yung term.
So pagka mas mahaba yung term, mas maliit tuloy yung monthly amortization nila at mas lumalaki yung nauutang nila sa GSIS. Yun ang maganda dito sa bagong programa ng GSIS. Yosek Rakit. Opo, pero sir, opo. Sir, eh, sino-sino lamang po yung maari daw makapag-avail nitong multipurpose loan at kailan po daw ito magiging available, sir? Number one, Rakim, available na to kahapon, Yosek Rakit, no? Masaya, kinagagala ko, i-announce na yesterday we started accepting, no, itong applications for a multi-purpose loan, no. As far as kung sino makaka-avail nito, alam mo, Yusek Rocky, kami sa GSIS, napansin ko yung, na nung nag-takeover kami, no, yung mga miyembro ng GSIS, hindi nakakaputam until after 20 months of payment. Meaning, pagka bagong hire ka, bago ka makautang sa GSIS, hihintay ka isang taon at walong buwan. Eh by the time yung sekrake, ito mga teachers natin, mga government employees, umutang na sa iba ng interest 30%, 36% or 3% a month. Ang ginawa namin yung sekrake, kahit 3 months miyembro ka pa lang, pwede ka na ngayon umutang. Ito ang pinakamagandang policy na inadapt ng GSIS. So hindi na siya utang sa labas. Oras na magka-employee siya, after 3 months, pwede na siya kaagad umutang sa multi-purpose loan. Yosek Rocky? Oo, magandang balita po yan, sir. Pero kaugnay naman po sa GSIS moratorium under Bayanihan 2, hanggang kailan damang daw po yung period na sakop po ng Bayanihan 2 loan moratorium program para po sa GSIS? Salamat, Yosek, natanong niyo po sa akin yan. No, number one, sa Bayanihan 1 pa lang, ang GSIS hindi na sumingil ng amortization for March, April, May, June, 4 na buwan, no? So yung mga na, for those who were charged for these loans, i-refund namin at nagsimula na kami mag-refund. Actually, mga 90% na refund na namin, no? Pero ngayon, Yosek Rocky, sa Bayanihan 2, i-implement din namin ito. Hindi na sila magbabayad come November and December, no? Ang maganda dito, Yosek Rocky, lalaki talaga ang kanilang mga take-home pay by November and December. Eh, Pasko yun, Yosek Rocky. So, kailangan talaga nila yon. So, implement namin to itong Nobyembre at Disyembre. Hindi kami sisingil at magsisimula ulit sila magbayad sa January 2021 na. Ito yung Christmas gift namin ng GSIS sa mga miyembro namin, Yosek Rocky. Sir, nakakatuwa naman kasi maagang pamasko yan ng GSIS sa ating mga members. Yes. Pero sino-sino po yung covered ng Bayanihan 2 GSIS sa loan moratorium program? Lahat yung sekraki ng active members namin na walang past due, na nagbabayad ng kanilang monthly pension, ang kanilang premium on time, no? Yung mga agencies. Sa lahat sila, Yosek Rocky, pwede mag-avail nito come November. They don't have to pay anything anymore until November and December, Yosek Rocky. Opo. Para naman po sa kaalaman ng ating mga manonood, paano po ba makakapag-apply ang mga GSIS members at pensioners sa naturang moratorium? Wow, yan ang pinaka-ano. Parati nagtatanong sa akin. Sabi sa akin, Sir Rolly, paano ba kami dyan mag-apply? Sabi ko, alam mo ang GSIS, sagot to sa utos ni Presidente. Ayaw namin na nahihirapan yung mga miyembro namin. Kaya po, wala na kayong apply pa. Basta kami na po, sa Nobyembre at Disyembre, hindi na namin kayo singilin. You don't have to apply. Basta automatic, hindi namin i-deduct yung mga monthly amortizations yung utang sa GSIS. So, para masaya po sila, wala ko silang aalahanin. Yosek Rocky. Opo, kailan naman po ba sila ulit maaaring makapagbayad ng loans? Bukod doon sa sinasabi niyo dito sa by January na po, yung iba pong nagkaroon ng moratorium? Ganito yan, Yosek Rocky. Alam mo, ang mas tanong talaga nila, halimbawa, ang monthly nila ay 10,000 isang buwan sa mga utang nila. Sometimes kasi, Yosek Rocky, ang tanong nila dyan,
pagdating pa sa Enero, ang babayaran namin, Nobyembre, katapos Disyembre, so 20,000 na yun, di ba? Pagdating ng Enero pa, ang babayaran namin, 30,000. Hindi, yung sekraki. Pagdating sa Enero, 10,000 rin ang babayaran. I-extend lang namin yung long term nila. Yun po ang gagawin ng GSIS para hindi talaga po mahirapan yung miyembro ng GSIS. So halimbawa, yung mga loan nila payable over 3 years, gagawin lang namin 3 years and 2 months. Something like that, Rocky. Ayaw ko nahihirapan yung mga miyembro. Ayaw ko nahihirapan yung mga teachers natin, Josef Rocky. Opo. Mayroon din pong programa ang GSIS na tinatawag na, naku, napakahalaga po nito, sir, Educational Loan Program. Explain po natin ito at ano po ba yung tinatawag na GSIS Educational Loan Program? Alam mo, ang pinaka-importante sa GSIS ngayon, bigyan ng konti man lang kaginhawaan yung mga miyembro namin. No? Alam mo, napansin namin sa GSIS na there is some migration from private schools going to public schools. No? Naawa kami sa mga private schools. Naawa kami din sa mga nawalan ng trabaho rin. Kaya ang ginawa po namin sa GSIS, pwede na po kayo umutang 10-year loan katapos po for 5 years wala kayo babayaran. Para ho itong study now, pay later. Meaning, halimbawa po yung anak ninyo o kaya pamangkin ninyo nag-aaral ng kolehiyo, pwede po kayo utang up to 100,000 a year. And for the next 5 years, habang yung anak o pamangkin ninyo nag-aaral, wala po kayong babayarang amortization sa GSIS. So, talaga kami ho lahat magbabayad tuition at saka yung mga school fees. Magsisimula po kayo magbayad on the 6th year na po para habang nag-aaral yung anak ninyo o pamangkin ninyo, wala ho kayong iintindihin. Kami ho lahat magbayad ng tuition ninyo. Napakagandang programa po to. So on the 6th year po, yung anak ninyo o pamangkin ninyo, makakahanap na hopefully ng trabaho, matutulungan na po kayo sa pagbayad po sa GSIS. So 100,000 a year, pwede ho to up to 2 beneficiaries. So siguro after 4 years po or 5 years ang utang nyo sa GSIS, mayigit ko mo lang po 400,000 pesos. May katulong na rin po kayo sa pagbayad nito. Yung sekraki. Opo. Sir, may pakiusap lang po yung ating kasama sa DCBB na si Tuesday New. Ano daw pong, ulitin lang daw po yung anong klaseng loan yung may 2 months na moratorium ngayon pong November. Lahat ng loan, Yusek Rocky, lahat ng loans may moratorium come November, December. Hindi namin i-deduct yung monthly amortization ninyo para lumaki po ang take-home ninyo come November and December during the Christmas season para masaya lahat ng miyembro ng GSIS. Ang aga ng pamasko ni Sir. Pero sino-sino daw po yung mga qualified at paano po ba sila maari makapag-apply sa GSIS? Ito namang tinatawag na Educational Loan Program. Itong Educational Loan Program, Yusek Rocky, nagsimula rin to kahapon. Ano? Pwede na kami, nagsisimula na kami tumanggap ng application. Pupunta lang sila sa aming website, gsis.gov.ph. Nandun po yung mga instructions po kung paano nyo po pwede applyan yung loan program na yan po. Sana po mag-avail kayo dito. Isipin mo, Yusek Rocky, ha? Wala kang babayaran for the next 4 years. Tapos halimbawa, graduate na yung anak po within a 4-year period. May isa pang taon pa siyang binigyan ng GSIS na makapaghanap ng trabaho para may matulungan ka. May tutulong sa'yo para sa pagbayad. Ano? Hopefully yung anak mo pwede na rin magtrabaho at katulong mo na siya sa pagbabayad sa utang na to. So, just go to our website. Lahat, Yusek Rocky, sa computer lang ang application. Wala tong face-to-face contact kailangan. Andan yung mga requirements. Basta lang kailangan, syempre, miyembro ka rin, Yusek Rocky, pala ng GSIS, mga 15 years, no? Alam mo, Yusek Rocky, gustong-gusto ko tong programa. Kaya lang, kaya ni-require ko yung 15-year membership naman.
Kasi by then naman, I'm sure may anak ka na mga 15, 16, 17 years old na of college age na. No? Kaya hindi naman pwede na, alam mo, pinaprotektahan ko kasi yung GSIS funds. No? Natatakot ako yung Sekraki na nung unang panahon, nagbigay sila ng study now, pay later, 70%, 80% ang past due. Ayoko mangyari ulit yun, Mr. Krabi. Kaya there are also some mitigating factors or requirements na nilagay ko para protektahan yung pera naman ng GSIS. Alam mo, Yusek, marami rin pasaway eh. Konti pala, may konti rin pasaway. Pero protektahan ko lang yung GSIS. Yusek Krabi? Opo. Opo. Ayan, nabanggit nyo na yan. Marami pong nag-aabang kaugnay dun sa sinasabi nyo GSIS computer loan. Maari nyo po kaming bigyan ng detalye tungkol dito. Hanggang magkano daw po ang maaaring hiramin ng inyong members sa ilalim ng programang ito? Ah, maganda rin to, Yusek Rocky. Alam mo, napansin din namin. May mga teachers, marami sa mga teachers, marami sa mga government employees. Ano? May mga anak sila na nag-aaral kahit grade school pa lang. Kailangan na rin nila ng computer, no? So, pina-survey namin to, alam mo, inuto sa akin ng Chief Justice Versamento, ang aming pinakamagaling na chairman. Sabi sa amin, Rolly, tignan mo nga to kung paano natin tulungan. So, ang kinawa namin, pina-survey namin yung mga presyo ng mga laptop o desktops, no? Siguro, meron mga 25,000, 28,000, meron din mga 40,000. Pero sabi ko, sir, pwede ba 30,000? So, sabi niya, sige, 30,000. Pautangin namin sila payable over 3 years at pwede rin gamitin to yung Sekraki para sa mga load para dun sa wifi load sa internet nila. So kung bumili sila ng computer worth 25,000 na maganda-ganda na yon yung Sekraki, yung sobra pwede nilang gamitin for wifi connection. So payable over 3 years to less than 1,000 lang ang monthly amortization. So talagang affordable to sa mga miyembro ng GSIS. Sana matuwa sila nito. Malaking tulong po yan para sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga anak na nag-aaral. So kailan po at paano po ba makakapag-avail nitong program ang ating mga kababayan? Ang magandang balita ko, yung Secretary Rocky, kahapon, October 1, pwede na rin sila mag-apply nito. Sa online lang, hindi to... Sumusunod ako sa IATF protocols as much as possible. Lahat kami, walang face-to-face contact, no? Pwede rin applyin to through internet, through the website, jsis.gov.ph, or meron kami mga drop boxes sa branches namin. Pwede rin sila doon na lang, i-drop box na lang nila yung application nila. Yung mga application forms, pwede niyang i-print from our website. So, madali to, Yusek Rocky. Thank you. Opo. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon. GSIS President and General Manager Rolando Makasait. Stay safe sa, po, sir. Yeah, ikaw rin, Yusek Rocky. Maraming salamat for the opportunity. Alam mo, gustong-gusto ko magbigay ng magandang balita kasi masyado na negative yung mga balita, Yusek Rocky. Sabi ko, paminsan-minsan, magbigay naman natin ng magandang balita sa ating mga kababayan. Salamat ulit sa opportunity. Opo, kami po yung nagpapasalamat sa inyong magandang mga balita para sa ating mga kababayan. Give my regards to your friend, that's si Secretary Martin. Opo. Thank you. Opo, thank salamat you. Po. Magandang paga ulit. Congratulations, Boss Rolly. Sabatala, marami sa ating mga kababayan ang lalong nagnanais na makipagsapalara sa ibang bansa dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Kaya, ating alamin ang overseas employment opportunities para sa mga Pilipino kasama si Attorney Bernard Olalia, Administrator po ng Philippine Overseas Employment Administration. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw po, Secretary Martin. Magandang araw po sa mga nanonood po sa ating programa. Simula noong August 31, 2020, nang payagan na ang pag-deploy ng ating mga healthcare professionals na may kumpletong dokumento at employment contract, ilan na po ba ang ating na-deploy at ilan pa po ang kasalukuyang pinoproseso for deployment? Salamat po sa katanungan. Ito po yung ating issue tungkol po sa ating temporary suspension
ng ating HCWs o yung tinatawag po nating healthcare workers. Kasama na po dito yung mga nurses po natin na nagnanais mag-abroad. Magmula po nung naaprubahan yung expanded exemption doon po sa IATF resolution, sa temporary suspension po natin, meron na po tayong pinoproseso dito para po sa deployment natin. Umaabot na po ng hindi po hihigit sa 500 yung pinoproseso po natin para po sa mga minamahal nating nurses. Dahil po marami ang nawalan ng trabaho dulot ng pandemya, mas marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagnanais po na makipagsapalaran sa ibang bansa para mas mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga pamilya. Saan sa ang bansa po ba ngayon? May job openings for overseas employment at ano-ano pong trabaho ang in demand sa ngayon? Opo, unti-unti na pong nagluluwag yung mga travel restrictions po at lockdowns ng iba't ibang mga destination labor countries po natin. Tulad po halimbawa ng sa Middle East, kumakailan lang po nag-anunsyo na ang Bahrain at ang KSA or Kingdom of Saudi Arabia na sila po ay tatanggap na muli ng foreign workers, particularly yung mga minamahal po nating OFWs. No? Kasama po rito, for example, yung mga trabaho po na in demand, no? Andyan po yung mga skilled workers po natin. No? Dito naman po sa Asian, nagbubukas na rin po ang Singapore, ang Hong Kong, ang Brunei. Ang mga in-demand naman po dyan, yung ating mga skilled workers. At meron din pong mangilan-ngilan na mga household service workers or yung tinatawag po natin domestic workers. Sa Canada po, UK, unti-unti na rin po silang tumatanggap. Ang in-demand naman po dyan ngayon, yung mga healthcare workers natin, tulad po ng mga nurses natin, sila po yung most preferred foreign workers natin. Ano? Doon po sa ibang lugar, tumatanggap na rin po. For example, yung pong sa Cuba, no? Yung pong mga Guantanamo Bay natin, meron na po silang mga workers na tinatanggap doon tulad po ng construction workers. Sa madaling salita, sa land-based industry po, medyo maluwag na po. Ang sea-based industry po natin, yung mga tinatawag po nating seafarers, unti-unti na po nag-normalize yung ating deployment. Gawa po ng tinatawag nating green lane. Magmula po nung pinirmahan yung IATF resolution for the facilitation of the crew change, naging isang crew change hub na po ang Pilipinas at nagkakaroon na po ng embarkation and disembarkation yung mga seafarers natin. Hindi lang po yung OFWs natin, no, kundi pati po mga foreign seafarers. Ano naman po ang dapat isa alang-alang ng ating mga kababayan bago po magtrabaho sa isang bansa? Nako, napaka-importante po yan. Ano? Sa mga kababayan po nating nagnanais magtrabaho abroad, pinaka-importante po kasi kayo ay isang maging documented or regular OFW. No? Kinakailangan po, nandyan po ang inyong pasaporte, andyan po ang diploma ninyo kung kayo ay nagtapos, andyan po yung inyong lisensya. For example, kung kayo po ay isang nurse, dapat ihanda po ninyo yung PRC license ninyo. At siyempre, hindi po natin kakalimutan yung inyong employment contract na siya pong ipa-facilitate naman ng agency kung kayo po ay agency hire at yung working visa. Importante po kasi na pag tayo po ay lalabas ng bansa, meron po tayong proper compliance sa mga POA regulations. Ito po ang kadahilanan upang kayo po ay mabigyan ng full protection ng ating pamahalaan. Ano naman po ang karaniwang requirements na kailangan kunin muli ng ating mga kababayan na nagnanais ng ibang bansa? Pakiulit lang po, sir. Apo, una-una po, sek, yung po kanilang pasaporte. No? Pangalawa po, yung kanilang mga documentation na magpapakita na sila ay taglay na may mga competencies sila. For example, kung sila po ay nakapag-graduate, yung kanilang diploma. Pangatlo po, yung kanilang mga lisensya kung sila po ay pumasa sa mga board. No? For example, kung kayo po ay nurse, dapat po meron kayong PRC license. No? Importante po yon. At para patunayan din po yung inyong experience, kasi hinahanap po ng mga foreign employers, yung inyong experience, kailangan ng certificate of employment sa lahat po ng mga employers ninyo dito sa Pilipinas. Importante po yon. Yun naman po mga documentation na kakailanganin din, kabilang na dito po yung mga NBI clearance para po kayo po ay walang hinaharap na kaso. At syempre,
pagdating po doon sa destination, titignan po yung inyong visa at syempre yung employment contract. Ngayon pong panahon ng pandemya ay nagkalat lalo na sa social media ang mga peking recruitment agency. Ano-ano po ba ang dapat alalahanin at gawin ng mga kababayan nating nagnanais magtrabaho sa ibang bansa para maiwasan mabiktima ng illegal recruiters? Nako, napaka-relevant pong question po yan. Ano? Atin pong kailangan palahanan ang ating mga kababayan na iwasan po ninyo na maging biktima po kayo ng illegal recruiters. No? Una-una, sa panahon po na ngayong pandemic, naglipa na po yung mga job offers na makikita ninyo sa social media. No? Napakarami dyan makikita yung mga website na nag-a-offer ng ganitong halaga na napakataas. Pero huwag po kayong papatol doon basta-basta. Kinakailangan pong gabayan kayo ng tamang impormasyon at ito po ay makukuha ninyo sa POA website po namin, yung poea.go.ph. Pangalawa po, kinakailangan na yung pong magre-recruit sa inyo ay isang lisensyadong agency. Ito man ay a private recruitment agency or manning agency. Dapat po nasa official website yung listahan ng aming ahensya, no? Pangatlo po, kinakailangan yung makikipag-transact kayo lamang doon sa authorized representative ng ahensya po, no? Ito po mga pangalan ng mga authorized representative, nandoon doon din po sa POA website po natin. Pang-apat po, makikipag-transaction kayo doon lamang sa kanilang main or branch offices. Huwag po kayong makikipag-usap kapag kayo po ay inanyanyahan sa isang food chain o kaya restaurant, no? At iiwasan po ninyo na magbabayad po kayo online. Lalong-lalo na sasabihin na ibayad nyo sa ganitong banko, sa ganitong time and day. Kinakailangan po magbabayad kayo mismo doon sa opisina ng ating ahensya at meron pong resibong ibibigay sa inyo. No? So ilan lamang po yan. Sabi nga, if it's too good to be true, baka po kayo ang kausap ninyo ay illegal recruiter na. So iwasan po yan. Ang importante po, kumuha po kayo ng tamang impormasyon sa ating pong ahensya sa POA po lang. Thank you po. Ano-ano naman pong assistance sa programa ang maaaring asahan ng ating mga kababayan mula sa POA, lalong-lalo na ngayong pandemya? Para po sa mga OFWs po natin, napaalis na po ng bansa, no? Yung meron na pong kontrata kaya lang ay nabimbin dahil sa lockdown o kaya dahil sa travel restriction, no? Kapag po nagluwag na yan at kayo po ay pinayagan, meron po kayong ipapakitang OEC, Overseas Employment Certificate. Yung po OEC ninyo, may validity period dyan ng 60 days. Karaniwan po dyan, mag-expire na. Ang ating pong ahensya, ang POA po, ay in-extend yung inyong OEC. Hindi na po kayo pupunta sa POEA o sa anumang pong sangay ng POA. Kayo po ay diretso na sa airport. Meron po kaming tinatawag na Labor Assistance Center. I-extend po ng LAC personal namin ang inyong pong OEC. Doon naman po sa nagpo-proseso ng mga gusto pong umaalis, meron po tayong mga online services sa POA. Hindi na po kayo kinakailangan pumunta po sa POA para po doon sa tinatawag nating mga health protocols. Iwasan po natin na kayo ay ma-infect ng COVID-19. No? Magpunta lamang po kayo doon sa aming website at karamihan po doon sa ating mga processes po ngayon ay online na. Sa mga ahensya naman po, no? Amin pong tinalabas kung makailan lang mga labor advisories para po automatically i-extend ang inyong lisensya pag ito po ay nag-expire during the duration of the pandemic. Subject of course to the submission of certain requirements. Doon naman po sa mag-expire na accreditation, job orders, meron na rin po kaming automatic renewal ng ating accreditation ng foreign employers. Meron din po tayong automatic renewal ng mga job orders po. Ang ibig pong sabihin nito, meron po tayong flexibility sa ating regulation ngayon pong panahon ng pandemya. Opo, Administrator, magandang araw po. Bigyan daan lang po natin yung tanong ng ilang kasamahan natin sa media. Mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, ito po yung tanong niya. The deployment of Filipino workers abroad has decreased by over 99% amid the pandemic.
Are there any steps or measures being done by the POEA to help alleviate the almost zero deployment of OFWs? Apo, totoo po yan, ano? Medyo nag-decline po yung deployment natin ng mga nakaraang buwan. Pero ito naman pong decline ng deployment natin, temporary lamang. Hindi po ito permanent. Ay dahilan lamang po ito dahil doon sa lockdown at travel restrictions. Sa mga panahon po ngayon, for example, July, August, and September, unti-unti na pong bumabalik sa dating data yung ating deployment. Halimbawa, ang ating seafaring industry po, dati po yan, bumababa dahil nga po doon sa travel restrictions. Pero dahil po sa ipinalabas na joint circular ng ating mga ahensya na sinamahan po natin ng labor advisory ng ating POEA, nagkaroon na po ng protocol sa crew change. Kaya po bumalik at sumampa na o umangat yung pong deployment natin. Sa ngayon po, last month lang, nakapagtala po tayo ng hindi bababa sa 49,000 seafarers po yung napalabas natin. Ito po yung normal na pagpapalabas na po natin ng seafarers. Ang ibig kong sabihin yan, unti-unti na pong nagsisigla, unti-unti na pong pumapalik yung ating pong deployment dahil po sa pagluluwag ng ilang countries of destinations po natin. Okay. Administrator, ano na lang po ang inyong mensahe sa ating mamamayan? Para po sa mga kababayan nais magtrabaho abroad, yun naman po mga kababayan nating nagtatrabaho na sa abroad bilang OFWs, iwasan po natin yung tinatawag na online scam at yung third country hiring. Marami po kaming maging kliyente ngayon panahon na ito na umiiyak at sila po ay naloko ng mga illegal recruiters. Huwag na huwag po kayong papatol sa mga online job offers. Huwag na huwag po kayong papatol sa mga third country hiring. Kapag kayo po ay nagtatrabaho na abroad at maganda na po yung inyong sweldo dyan, huwag po niyong papatulan yung mga nag-offer na halimbawa kayo po ay nasa Poland, bibigyan kayo ng trabaho sa isang lugar na mas maganda. Nako, pihado po, kapag nagbayad kayo, biktima na po kayo ng illegal recruiter. Salamat po. Okay. Maraming salamat po, POEA Administrator Bernard Onalia. Mabuhay po kayo. Stay safe po, sir. Mabuhay po tayong lahat at mag-ingat po tayo. Maraming salamat din. May ulat din si Julius Pakot mula sa PTV Davao. May punto, Julius. Mayung udto, Secretary Martin, matapos nga ang halos pitong buwan ng ay nakabalik na sa biyahe ang mga lansya o sea ferry dito mula dito sa Santa Ana Wharf papuntang Island Garden City of Samal o vice versa. Secretary Martin, sa pamamagitan nga ng Executive Order No. 257 Series of 2020 ng LGU Igacos, nakasa dito ang pag-lift ng suspensyon ng papuntang Kaputian, Talikod Island at vice versa simula kahapon. Nakalakay din dito ang ilang mga lituntunin para sa mga pasahero kagaya na lamang ng no QR code, no face mask, no face shield, no boarding policy. Upang masunod naman ang physical distancing para sa mga pasahero ay nilagyan ng mga lubid ang mga upuan. Dahil nga 50% lamang sa seating capacity ang pinapayagang makasakay, kaya ang mga sea ferry na may 136 seating capacity ay nasa 68 na lamang ng mga pasahero ang magiging kapasidad. Dahil nga dito ay nagtaas ng pamasahe sa bawat biyahe, ang dating 70 pesos na pamasahe ay naging 100 pesos na. Ang schedule ng biyahe ng sea ferry mula Lunes hanggang Sabado mula Talikod Island papuntang Davao City ay alas 6 ng umaga. At mula Davao City papunta ng Talikod Island ay alauna 50 ng hapon. Secretary Martin, update naman tayo sa COVID-19 cases dito sa Davao Region. As of October 1, 2020 ay nasa 3,112 na ang naitalang mga kaso ng COVID-19 sa buong Rion 11, kung saan 547 nito ay mga active cases. 36 naman ang nadagdag kahapon, samantala nasa 38 naman ang nadagdag sa recovery sa buong Davao Region, kaya umakyat sa 2,471 ang mga naka-recover sa nasabing virus sa buong Davao Region. Wala namang naitalang na nasawi sa nasabing virus sa buong rehiyon, kaya nananatili pa rin na nasa 94 ang deaths
na naitala sa buong Davao Region. Secretary Martin, yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Julius Pakot para sa bayan. Maraming salamat, Julius Pakot. Mula naman po, ATV Cebu, maghahati din ng balita si John Arua. John? Yusik Rocky, nagsimula ng tumanggap ng aplikasyon ang Cebu Provincial Government para sa assistance sa mga micro, small, medium enterprise ng lalawigan na lubang napilayan dahil sa krisis dulot ng COVID-19. Nasa 100 million pesos ang inilaan na pondo ng Cebu Provincial Government para sa mga apektadong maliliit na negosyante ng lalawigan, kung saan nasa 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos ang ayuda na matatanggap ng mga kwalipikadong beneficiaryo nito. Simula ng sumiklab ang COVID-19, lubhang napilayan ng ating ekonomiya. Ramdam ng lahat ang bagsik nito, lalo na sa mga maliliit na negosyante. Kaya naman, upang makabangon muli mula sa pagkakadapa, aalalayan ng Cebu Provincial Government ang mga micro, small, medium enterprise o MSME. Nagsimula na ngayong tumanggap ng aplikasyon ang pamahalaang panglalawigan para sa mga MSME na bibigyan ng ayuda. Nasa 100 million pesos ang inilaan ng provincial government para sa naturang programa. Ang atong mga kaigsuunan sa lalawigan sa Cebu, makabalik sa pagbarog sa ilang duha at iig. To regain the dignity of helping themselves by encouraging entrepreneurship throughout the entire province. Ang bawat kwalipikadong aplikante ay makakatanggap mula sa 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos depende sa kanilang kategorya. Kailangan ng aplikante ay botante ng lalawigan, hindi bababa sa 18 taong gulang, at ang lokasyon ng negosyo ay nasa probinsya ng Cebu. As the many jobs that were lost, the livelihoods that were lost, the economy that was comatose, the impact of a ravaged economy was even more devastating than COVID-19 itself. Idadaan sa Office of the Vice Governor at mga provincial board member ang naturang pondo para sa assistance sa mapipiling micro-entrepreneurs. Yusik Rocky, hanggang October 31 na lamang yung huling araw ng pagtanggap ng aplikasyon ng Cebu Provincial Government para sa mga apektadong maliliit na negosyante ng lalawigan, kung saan maaari nilang ma-download yung application formula mismo sa official Facebook page ng Provincial Board member ng distrito kung saan sila nakatira. At yun muna ang latest mula dito sa lalawigan ng Cebu, John Arua para sa bayan. Maraming salamat sa iyo, John Arua. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa tala ng Department of Health, as of October 1, 2020, umabot na sa 314,079 ang total number of confirmed cases. Naitala ang 2,415 new COVID-19 cases. Naitala rin kahapon ang 59 na katao na nasawi, kaya umabot na sa 5,562 cases ang kabuong bilang ng COVID-19 deaths sa ating bansa. Ngunit patuloy rin naman ang pagdami ng mga nakaka-recover na umakyat na sa 254,223 with 771 new recoveries recorded as of yesterday. Ang kabuang total ng acting active cases ay 54,294. At yan nga po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa mga naglaan ng kanilang oras sa pagbibigay nina o sa mga impormasyon na malagang malaman ng ating mga kababayan. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga updates sa ating paglaban sa COVID-19. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Samantala, Secretary Martin, 84 days na lamang po, Pasko na. Bagamat patuloy pa rin po ang pagharap natin sa krisis na dulot ng COVID-19, lagi pa rin natin tandaan
ang pagmamahalan at pagtutulungan sa kapwa ay ang tunay na diwa ng Pasko. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. 84 days na, Rocky. So, bawat araw, nagdadagdag ako ng regalo sa pabigat ng pabigat na itong regalo ko sa'yo. Gusto po. Pagdating ng Pasko, eh. Talaga. Basta maganda yan, ha? Basta maganda yan, Secretary. Akasama ko yan. Akasahan mo. Okay. At mula rin sa video, ako po, Secretary Martin Adanar. Magkita-kita po tayo muli bukas dito lang sa public briefing. Hashtag laging handa PH. Kaya natin to. Mga higala ng